So hi guys, ako nga pala si Rafael Dave J. Balino and I am 19 years old na nakatira sa Malanday, Marikina City. At alam nyo ba na ang Marikina City ay tinaguri ang shoe capital of the Philippines? Sapagkat dito lang naman makikita ang isa sa pinakamalaking gawang sapatos. Sapagkat ang gawang sapatos ng Marikina ay kilala sa dekalidad, subok na matibay. Kaya't bumili na kayo. At aking ipapakilala ang aking mga pamilya. Ang aking papa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Siya ay isang OFW. Siya ay isang driver doon sa isang private company. At ang aking mama naman ay isang guro sa isang pampublikong paaralan dito sa Marikina. At ang aking panganay na kapatid ay isa na ring ganap na guro. Siya ay nagtuturo sa F.E. Roosevelt, Marikina. At ang aking pangalawang kapatid ay nag-aaral sa pamantasang lungsod ng Marikina na may kursong Bachelor Science in Nursing. At ako ay nag-aaral sa Our Lady of Fatima University na may kursong Bachelor of Science in Information and Technology. Kaya tara! Samahan niyo ako pumasok sa aking paaralan. Let's go! Wait! Wait lang. Maniligo muna ako. Sama ba kayo? Wait lang. Ako bilang estudyante. Siguro ako yung estudyante na may pangarap. Hindi, lahat naman may pangarap. Siguro ako yung estudyante handang makinig kahit paulit-ulit. So, nandito na ngayon ako sa school. So, may pasok ako 7:30. Mga 7:28 na ngayon. So, tara, pasok na ako. Bye-bye.
So, paano ko nga ba na sa survive yung pag-aaral ko sa kabila man ng madaming hamon sa buhay? Siyempre, isa akong sakristan sa aming simbahan. At madami akong ginagawa. Pero nakakapag-aral pa din ako at nakakapagsumikap. Isa lang ang sasabihin ko, time management. Napakahalaga ng time management. At napakalaki ng kahulugan niya para sa akin. Sapagkat ang time management, ito yung nagsisilbing pundasyon upang makapagpatuloy sa araw-araw. So, kahit ko ako sa inyo, gawin nyo rin yung time management. Napakadali lang nun at napakasimple. Ako, para sa sarili ko, paano nga ba nagiging maayos yung mental health ko? Siyempre, matulog ka ng sapat. Siyempre, hindi lang naman yung pagtulog yun eh. Kailangan kumain ka ng sapat. 3 beses sa isang araw, okay na yun. Okay na okay. Pero, kailangan sasamahan natin ng mas tansyang pagkain katulad ng prutas, gulay, at iba pa. At uminom ka ng maraming tubig. At syempre, sasamahan mo ng ehersisyo. Ako, nagja-jogging ako. Once a week. Sapat na yun. Para mabus lang yung katawan mo, di ba? Para hindi ka lang lagi tulog, kain, higa. Huwag dapat ganun. Para dapat makakapag-isip ka ng maayos. Di ba? Siyempre, gusto mong makasama yung mga mahal mo sa buhay. Tulad ng mga magulang mo, kapatid mo, at iba pong mahal mo sa buhay. Siyempre, yung makapagpatayo ka ng mga bahay na gusto mo, di ba? Paano magagawain kung di ka healthy, di ba? Kailangan mahaba pa ang iyong buhay. Kaya't kung ako sa'yo, gawin mo na yun. Hey, Nani! Joke lang, hindi ako si Nani. Kilala niyo naman ako, di ba? Ako si Rafael Rey. Pero hindi ako si Nani. Kaya't nandito tayo ngayon sa isang sikat na kainan dito sa Marikina. So, trivia lang. Noong senior high school ako, dito ako madalas lumambay kasama ang aking mga tropa. Pagtapos ng aming school, di ba? Siyempre, masarap kumain eh, di ba? Kaya, tara, samahan niyo ako! Ay nagme-merienda sa Bansheta Marikina. Ay sagutin natin. At sabihin ko sa inyo para malaman ninyo, ano nga ba yung mga aktibidad o bagay na ginagawa ko para matuto ako. At malagpasan ko yung hamon ng buhay. So, para sa akin, sa pamamagitan nun, yung pag-interact sa madaming tao, pag-socialize sa mga like tropa mo, kaibigan mo. Kasi para sa akin, naniniwala ako na no man is an island, di ba? Ika nga na matanda, di ba? Hindi lamang ikaw nabubuhay para sa sarili lamang, di ba? Kaya kailangan mo ng ibang tao para sa sarili mo, di ba? Kasi paano ka matututo kung sarili mo lang yung gagalaw sa'yo, di ba? So, yun lang, takits! Good morning sa inyo, guys! So, ngayon, paso na kasi yung registro ng motor ko na ginagamit kong pamasok sa school. So, tara! Pumunta tayo sa LTO, magparehistro tayo ng motor. Samahan nyo ako. Guys, tapos na tayo para istrowian na. Bye-bye. Bakit? Good morning sa inyo, guys. So, ngayon, Friday, may online class naman tayo ngayon. So, ngayon, ang subject natin ay English na. So, tara, samahan niyo ako magbasta.
Op! Wait lang. Siguro nagtataka na rin kayo, no, kung saan ba ako pupunta. At napapaisip na rin kayo kung ano ba yung gagawin ko, di ba? Kaya tara, sabahin niyo ako kung saan ba ako pupunta at kung ano ba yung gagawin ko sa lugar na yon. Kaya, let's go! Nalaman nyo na, di ba, kung saan ako nagpunta. At kung ano ba yung ginawa ko? Nagpunta ako sa simbahan. Dahil araw ng Linggo ngayon. Araw na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos sa mga natanggap nating biyaya sa araw-araw. Di ba? Ako ay sakristan sa aming simbahan, ang Iglesia Filipina Independiente, o mas kilala sa tawag na Aglipay Church, o mga Aglipayano. So, trivia lang. Nagsimula ang Iglesia Filipina Independiente taong 1902 na pinamunuan ni Monsignor Gregorio Aglipay at kasama rin si Isabelo de los Reyes at ang kanyang mga samahan. Ito ay pinamunuan nila at naging ganap na isang unang aming ubispo si Gregorio Aglipay. Kaya tinawag itong Aglipay Church sapagkat siya ang unang namuno dito at unang naging pari nito. So, ako ay isang sakristan mayor sa aming simbahan. At ako ay nagsisilbi ng 15 years sa aming simbahan. Kaya siguro ako ang napili ng tao sa aming parokya upang pamunuan at makapaglingkod sa Diyos. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa bayan. May kataga nga ang aming simbahan na Prodeo et Patria. Para sa Diyos at para sa bayan. Sapagkat hindi lamang tayo naglilingkod sa Diyos, kundi dapat naglilingkod din tayo sa ating kapwa-tao. So, ayun lang. Di ba? Kaya kung sa inyo, pumunta kayo sa mga simbahan, sa inyo, na malapit sa inyo. At sama-sama tayong manalangin at maglingkod sa Diyos. At bago ko tapusin ang video na to, ay mag-iwan lang ako sa inyo ng mga ilang salita na pwede nyong magamit sa araw-araw at pwedeng maging silbing aral na rin sa inyo. Hindi man ako perpektong tao para makapagsabi sa inyo ng gantong bagay, ay pwede nyo rin to magamit, di ba? Ang buhay ng tao ay hindi isang kompetisyon na nakikipagpaunahan tayo sa kahit na sino. Diba? Ang buhay ng tao ay isang parang gulong na umiikot. Minsan tayo nasa taas, minsan tayo rin yung nasa baba. Lahat naman tayo may pinagdadaan ng problema sa araw-araw. Pero nasa ating mga tao yon kung paano natin susolusyonan ito at paano tayong babangon muli. Diba? Sabi nga ni Kong TV, diba? Pagpagod ka, matulog ka. Pag may mga nakamit ka o kahit anong bagay yan, mag-celebrate ka. Diba? Habang di mo namamalayan, naabot mo na yung mga pangarap mo sa buhay, diba? Ang dahan-dahan, diba? Ang buhay ng tao ay isang parang agos ng tubig. Dapat sumasabay lang tayo. Huwag dapat tayo nagpapa-apekto sa kahit na sino. Dahil kilala naman natin ang ating mga sarili, diba? Kaya dapat dahan-dahan lang. Muli,
Ako nga pala si Rafael Dave J. Balino, nagmula sa Bachelor of Science, Information and Technology. Paalam!